Hey, good your morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa 99.9% Masang Itsapwera. Kasama ko ngayon, mga pasaheros ko, mga batang Tagig. Batang Cavite na rin, no ha? At sila po ay medyo kasama na rin natin sa advokasya, sa Juro Revolution. Shout out mga pumis. Oh, So, maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating Juro Advocacy. Alam nyo, ngayon, di ba, gusto nilang palitan ang konstitusyon, di ba? So, malaking tanong dyan. Ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para may tanong, ano ba ang problema ng ating bayan? Bakit? Bagaman, napakayaman ng ilang bayan, sagana o tayo sa likas na kayamanan na biyaya ng pong may kapal. Pero, sandamakmak sa atin, sa hanay ng 99.9% Masakit sa pera, mga naghihirap sa buhay. Million ng OFW kasi hindi nila kayang buhay ng pamilya nila kung andito lang sila sa Pilipinas. Anong problema? Korupsyon ba o konstitusyon? Pakisagot mga pogi. Korupsyon yan, korupsyon. Korupsyon. Alright. Labag sa batas na nakawin ang pondo ng bayan, hindi ba? Tama. Ang tanong, bakit hindi sila napapanagot sa batas? Kasi masaya sila. Dahil namamanipula at nasisindikato nila huskado. Kontrolado nila. Sa madaling sabi, ang problema sa bayan ay yung hukuman na trial by palakasan. As in, kahit na yung langgam na ipakukulong sa paratang, gawa-gawang paratang ng panggugulpi ng elepante. Istapahin mo yun? Ha? Langgam, ginulpi ang elepante. At kung sa tingin nyo nakakatawa na yun, ha? Meron pa mas nakakatawa. Naniwala yung judge na ginulpi nga ng langgam ang elepante. Ganyan kabulok ang sistema na ating gobyerno. Hukuman actually, na nagagamit ng mga ungas sa gobyerno. O kaya samahan nyo ako ha, sa pagsusulong ng jury justice system kung saan ang huhusga sa lahat ng korte sa buong kapuluan ay tayong mga mamamayan mismo, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At hindi naman mahirap ang trabaho ng juror. Bakit? Dalawa ang tinutuklas sa bawat kaso. Una, ano ang katotohanan? Pangalawa, ano yung batas? Nang pagtuklas sa katotohanan, yun ang trabaho ng juror. So kahit wala siyang matayog na pinag-aralan o malalim na kaalaman sa batas, kayang-kaya niyang diskubrihin kung ano yung katotohanan. Tama. Kumbaga, sino nagsisinungaling? Yun bang akusado o yung nag-aakusa? Tama? Tama. Pangalawang tanong, sino magbabayad ng toll gate? Kami, siyempre, kami magkamayot. Alright, so maraming. Salamat sa inyong suporta. Suporta niyo to kasi kayo, ang kabataan, ang siyang pag-asa ng bayan. Dahil kayo din ang magmamana nito di ba? Tama. Kaya kailangan magpagbutihin nyo para makamtan na natin ng matagal ng mailap na pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan. Yeah, kumain kayo. One, five, four. Invalid tag. Bakit invalid tag? Ako. Hindi. Pasok ko sa alaw. Power! Power! Salamat po, ano po? Buglan! Salamat! Okay, so hanggang dito muna ang ating episode, ano ha? Abatang Tagig! Ha? Okay? Dapat makakilin, kagig na! Oh. Woo!
Juror revolution tayo. Omsim. Sapagkat kung juror tayo, palakasan sa hukuman ni Dinauso. Mismo, kaya sinunat, takak mo ng tabi para maging makakulit. Kung juror tayo, lahat ng mga kawatan, salot na kurakot. Sa 200 metro, lumiko sa kaliwa at magpatuloy sa parehong kalsada. Mismo, kung juror tayo, lahat tayo mga masang itsapwera, ligtas at mga milyonaryo. Kaluwa na kuya kung ligtas ang may alam. Kaya dapat lang, juror tayo, okay? Okay! Isang bagsak! Woo! Yun o. Mama ko, hala ko.